Hello guys, Kapox TV lang po ang inyong lingkod. Share ko lang po ang aking pagkakamali sa mga ginawa kong mga videos ko po at sa mga na-downloads ko sa Reels na mga videos na may copyright po at sa videos ko sa FB page na may copyright din po. Kaya kung napanood mo ang video na ito, maging sensitibo po tayo sa pag-upload ng mga videos na may kasamang copyright po na music. Kaya mag-ingat po tayo, baka may policy issue na po kayo. Kaya gaya po ng nangyari po sa akin sa bisita ko po sa Creator Studio, nabigla na lang po ako sa nakita ko po. Kaya Lods, panoorin niyo po itong nangyari po sa akin sa Creator Studio ko po, sa mga videos ko po ito. At iyan guys, sa pagbisita ko sa aking Creator Studio, naging pula na po lahat ang mga sign dollar na nakikita niyo po sa aking mga videos. Kaya nadismaya na lang po ako kasi malapit na po akong ma-monetize sa stream ads. Kaya wala akong magagawa kundi burahin lahat ito. Di ko alam kung pwede yung gagawin ko na isisave ko yung mga videos tapos palitan ko yung mga background niya ng mga music na galing sa mismong Facebook Creator Studio sa sounds collection ng FB page. Kaya sa katulad ko na nagsisimula pa lang, maging maingat po tayo sa pag-upload ng mga videos sa FB page man o sa Reels. Sobrang sayang po kasi yung mga views sa mga videos natin para ma-engage tayo para ma-monetize. Kaya payo ko po sa inyo sa mga katulad kong nagsisimula pa lang, kahit hindi bagay yung mga videos natin na kinukuha natin na music sa Facebook Creator Studio, sa mga sounds collection doon, kung magaling kayong mag-voice cover, yun na lang po, mas maganda pa po kaysa yung music na maganda pero makaka-copyright ka naman at mapapalisi issue ka pa. At iyon guys, papakita ko sa inyo kung saan yung sounds collection or Facebook audio library na tinatawag. Siyempre guys, punta tayo sa Google, search natin yung Creator Studio. Sa akin kasi, nakapag-login na po ako sa Creator Studio sa aking FB page, kaya automatic na po na FB page na po yung lalabas. At iyon guys, nakikita nyo naman po no monetization violation, kaya hindi ko maintindihan talaga si Meta. At iyon guys, pag nakita nyo yung all tolls dyan sa tatlong guhit na yan po, dyan po makikita yung sounds collection. Ang nakasulat dito guys, enhance your videos or audio content with rights cleared music or sound effects and use it on business, creator or personal accounts across Meta. Yan po. At iyan guys, pag pinindot natin yung sounds collection, mapupunta po tayo sa mga sounds collection ni Facebook. Marami din po kayong mapipili dito na magagandang music or mga sounds effect. Wait lang po, isumpo natin. Kayong makakapili po. May ibang option pa dito para sa inyong mga music, acapella, African, ambient, Asian. Marami po kayong pagpipilian. At may modes din, marami din kayong pagpipilian dito. Pili lang po kayo dyan kung anong gusto nyo po dyan.
At syempre may durations din. Pili po kayo dyan kung gaano kahaba yung mga sounds or music may ibabagay sa videos nyo po. At vocals po, marami din po kayong pagpipilian. At tempos po, slow, medium, saka fast po yung mga option nila po. At meron din silang sounds effects. Marami din po kayong pagpipilian po dito. Isusumpo natin para makapili po tayo ng pilihan dito. Yung dinelete ko yung mga videos, ganyan na po nangyari. Wala na po yung red, nire-review ulit ni Meta. Kaya yon, hinihintay na lang po. Sana po magka-green na para ma-monetize na po. Sana nga, ma-monetize na para may pangbili na ng vitamins. Kaya guys, sa mga katulad kong nagsisimula pa lamang na mag-vlog, huwag kayong manghinayang. Kung may policy issue kayo or limited original content, burahin nyo lang po. Kahit million views pa yan yung videos na dinownload nyo, wala din mangyayari po kung may policy issue kayo. Kasi hindi talaga imomonetize yan ni Meta. Walang mangyayari po sa FB page nyo po. Ganun lang po. Talaga. Itong sa akin nga po, 99% po yan. Marami po akong binurang video kaya baka mababawasan pa po yan. Partner monetization policies. See policy issues. Pinutin lang po yan, makikita nyo po yung policy issues nyo po na limited originality content or copyright po sa mga music po. Suggest ko din sa inyo guys, sa Reels po, pag nag-upload kayo ng videos doon po, huwag kayong kukuha ng music background po doon sa mismong Reels po. Makaka-copyright po kayo talaga po. Kasi po, ganun kasi yung nangyari po sa akin sa FB page po. Kaya kuha na lang po kayo sa Facebook Sounds Collection po. Sana nga yung stream ads ma-check na rin dito at magkulay green na para kumita na rin tayo. Tiyaga lang po talaga at more videos sa pag-upload po. Yun lang po may suggest ko po. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ayan po yung policy issues ko po. Ang nakasulat po dyan, publish more original content, posting additional content that meets our standards may help your page become eligible to additional monetization tools. Agbidda-biddal pa ito taon. At iyon po, thank you po sa panonood at sana nakatulong po ako sa inyo sa mga katulad kong nagsisimula pa lamang. Ang may papayo ko po lamang sa inyo na mag-ingat po tayo sa pag-upload ng mga videos na may copyright song po. At yung mga videos na hindi po sa atin, huwag natin kukunin kasi makaka-copyright din po tayo doon. Yun lamang po. Ang suggest ko po sa inyo. Maraming salamat po. Bye-bye.